OU. What's up, kamsa mga kalbil, it's me, Jomel, ang may pinakamalakas na pwersa sa buong kalawakan. Kung bago pa lang sa akin channel o naligaw at gusto mo ng tutorial, lalo na sa PC, PC Games, Android Games at nag-vlog din ako pamisa-misan, ay welcome to Super Saiyan Gaming. Gusto mo ng tutorial at vlog, subscribe mo na yan. And hit mo na rin yung bell button para updated ka pag may upload tayong video sa mga dati na sa channel ko. Welcome back to my channel. Okay mga kalbil, gagawin natin ngayon. Sasagot ulit tayo ng mga comment. Yan, lagi naman natin gagawin yan. Yung mga, ano nila, problema, para pag na-encounter nyo rin, alam nyo na rin gagawin. Okay, pero bago tayo magsimula, kung gusto nyo pa-shoutout, ito ang comment nyo. Pa-shoutout ka rin, lasag Jomel Gustulo. Kung meron kayong problema sa link, comment ko lang yan. Lahat ng link, kaayusin ko yan. Pero isa lang, kasi marami yung link na yan. Pero pag in-upload ko, okay yan. Nagagawa rin ako ng link na ready to play. Gagawin ko yan para sa inyo. At disclaimer, kaya ako ginagawa yan para makatulong. Kaya naman, please subscribe nyo sa tatlong YouTube channel ko ito. Pag meron pa kayong extra time, please follow nyo kasi ibang social media account ko ito. Without further ado, let's go! Let's go! Okay, mga ka-reveal, ito. Ito na unahin natin, mga ka-reveal. Paano po ayusin yung nagbo-blue screen? Need ko po tulong nyo. Okay, ka-reveal, meron na akong tutorial niyan. How to fix blue screen. Pero, ka-reveal, maraming dahilan kung bakit nagbo-blue screen ng isang computer. Okay, pwede siyang nasa hardware na side or software na side. Okay? Okay, mga ka-reveal, unahin natin sa saan nyo gusto, hardware or software. Sige, itong mga sasabihin ko, mga ka-reveal, na-experience ko sa computer shop namin. Okay? Na-experience namin sa computer shop namin. Okay? Punta muna tayo sa hardware side. Okay? Kaya nagbo-blue screen ng isang computer or PC, pwede dahilan sa RAM or memory. Pwede mo siyang tanggal kabit. Okay, linisin mo yung ngipin niya. Okay, or may sira na yung memory mo o RAM ng PC mo. Okay, na-experience namin yan. Tapos, pangalawa, pwedeng sa hard disk, sa storage mo hard disk, yung SATA cable, may problema. Okay? Medyo na ano, bumibitaw yung kapit niya sa hard disk mo. Okay? Kasi pagka nawala yung connection ng hard disk mo sa motherboard, syempre magbo-blue screen yan kasi nawala yung ano yung hard disk mo. Okay? So, yun yung pangalawa sa hardware. Pwede rin sa mismong storage mo, sa may hard disk mo, meron na siyang sira. Okay, kasi pagka napunta siya doon, may bad sector. May bad sector na yung hard disk mo. Pag napunta doon sa bad sector na pwesto, kung saan ka nagta-type ka or nag-games ka, kasi may ano yan, may sector yan, per sector yung hard disk mo, napunta siya doon sa may bad sector, pwede mag-blue screen yun. May mag-blue screen din yung PC mo. Okay? So yun na, RAM, SATA cable ng hard disk, mismo hard disk, yun, tatlo. Tapos, next, pwedeng may problema na yung motherboard mo mismo. Okay? May, ano na siya, parang may sira na siya, nagloloko na siya. Okay? Yan, yun yung mga na-experience namin dito sa computer shop namin. Yan. Okay, pwedeng ano, pwedeng tanggal kabit mo lahat ng ano, ng parts ng PC, tapos balik mo. Eh, minsan, ganun. Nag-okay na siya. Eh, kasi minsan, may maluwag lang na, ano, na nakabit. Example, yun nga, yung RAM, ka-reveal. Yun ang unahin mo, tanggal kabit mo yung RAM. Okay? Minsan, kasi pag maluwag yung RAM, nakaka-blue screen yan. Okay? Pero minsan, yung RAM, may sira na rin. Kaya nagbo-blue screen. Yun yung sa mga hardware side. Okay? Pero, ano, sa hardware side pala, may dagdag ako, yung CMOS battery ng motherboard, pwede mong tanggal kabit yan. Okay? Kung sa motherboard na yung, may problema, pwede mong tanggal kabit CMOS. Yun, try mo. Try mo lahat yung sinabi ko na yan sa hardware side. Okay? Ngayon naman, punta tayo sa software side. Pwede, yung mismong operating system mo, may problema. Okay? Anong ibig sabihin nun? Yung Windows mo, may problema siya, palitan mo. Palitan mo yung OS na yun. Baka hindi compatible
sa hardware mo ng mga parts. Okay, yan. Okay. Kung tayo nagsisimula sa, kasi ano yun eh, iisa-isayin mo yung ano, yung mga application mo na naka-install sa PC mo. Tawag dyan, application layer. Okay. Mula sa mismong Windows OS mo, yan, check mo yan. Umayos yung OS mo. Baka mismong OS mo yung operating system, Windows mo yung nagpapa-blue screen sa PC mo. Okay? Next natin, baka may virus yung PC mo. Okay? Kasi pag may virus yung isang PC, nakaka-blue screen din yan, Karibil, yung virus yung PC mo. Okay? Anong gagawin mo dyan? Scan mo yung PC mo sa virus. Siyempre, gagamitan mo ng antivirus. May tutorial na kanyan. 360 antivirus total security. Yun ang gamitin mo pang scan sa PC mo para sa virus. Okay? Tapos, yun na, no? Yung pangatlo naman, yung mga naka-install na application or software sa mga sa PC mo. Okay? Mga application or software na naka-install sa PC mo, baka isa doon, isa yun yung nagpapa-blue screen. Okay? Example, games. Okay? Kasi, minsan, pag hindi kaya ng PC yung isang game, okay, ma-blue screen siya. Okay? Yun. Kaya, may application ka na in-install na mabigat. Kasi, lahat ng application, makaribil, may system requirements yan. Pag nilagay mo sa PC mo, at pinaran mo, hindi naman kaya ng PC mo, pwede din siya mag-blue screen. Okay, yan. So, yun mga karibila, ulitin natin, OS sa mismo operating system mo, Windows, sa mga naka-install na application o software. Yun, example, yung game nga, or games, baka hindi kaya ng PC mo. Pag nilaran mo, nag-blue screen. Okay, hindi po kasi nasabi, kung saan ka mismo nagbablue screen, Karibil, okay? Sina, tinanong mo lang kasi dito, paano po ayusin nyo nagbablue screen? Need ko po tulong nyo. Yun lang kasi sinabi mo, kasi may ano yun eh, may certain point kung saan ka nagbablue screen. Example, pagbukas mo ng PC, nagblue screen agad. Ganon, Karibil, okay? Kasi pagka ganon, pagbukas mo ng PC, nagbablue screen agad, eh baka kailangan na i-reformat yung PC mo. Yan, okay? So, yan. Pagka nag-run ka naman ng isang ano game, nag-blue screen, baka yung game na yun, hindi kaya ng PC mo. Ganon, Karibil. O kaya, yung application, nilan mo, nag-blue screen. Okay? O kaya, abang gumagamit ka, biglang nag-blue screen yung PC mo, yun, baka sa ano naman, dun nga, sa RAM mo, may sira, no? O kaya, motherboard mo, o kaya, hard disk mo, o kaya yung ano, yun, basta yung mga sinabi ko na yun. Kasi isa-isayin mo yan, Karibil, no? Kung sa ka kasi, medyo madami kasing dahilan kung bakit nagbablue screen yung isang computer or PC, okay? So yun, sa software side naman, yun nga, yung Windows, yung operating system mo, kung maayos siya, okay? Kasi may operating system na, ano, hindi maayos eh, nagpapablue screen sa PC. Yung kala mo sira yung PC mo, yung pala OS lang mo. OS lang na Windows, okay? Pangalawa, baka may virus. Okay, yung ini-install mo na application software, baka hindi kaya ng PC mo. Or meron ka dyang ano, na files. Okay, na mga files na nakasave dyan sa PC mo, na kakaiba. Yun na nga, isasama natin siya sa pagiging virus. Okay, baka may naka-install dyan. Yun. So yun, Karibil, yun yung mga na-experience namin dito sa computer shop namin. Marami kasing dahilan yan eh, okay, kung bakit nagbo-blue screen. Pwedeng sa hardware side, software side. Okay, sa hardware side, recap natin, pwedeng sa RAM, may sira yung RAM mo, may sira yung hard disk mo, may sira yung motherboard mo. Okay, pwede mong gawin dyan, tanggal kabit mo yung RAM mo, palitan, okay, gamit ka ng bagong RAM, kaya sa hard disk mo, yung SATA cable, palitan mo, yan. Or, yung hard disk mo, may sira na, palit ka ng bagong storage, or hiram ka, or mismo motherboard, palitan mo lang, tapos lagay mo yung bagong motherboard, or hiram ka motherboard, ganun. Sa software side naman, palit ka ng OS, reformat ka, okay? Pero bago ka mag-reformat, backup mo yung mahalagang file siya. Tapos, scan mo yung PC mo for virus, gamit ka ng antivirus, syempre.
Okay, tapos yung mga ano, yung mga application na mababigat, dapat kaya ng PC mo rin, kasi pag run mo ng ano na yan, application na yan, hindi kaya ng PC mo, pwede siya mag blue screen. Okay, tapos ito pa nga pala, pagka sobrang tagal na ng PC mo, kasi install ka ng install dyan eh, install, download, kung ano-ano, kailangan mo na i-format. Minsan, ano na eh, parang sabog-sabog na yung mga yung mga naka-install sa'yo, mga files, yung mga yan. Kailangan i-refresh ulit yung PC. Minsan, gano'n, no, nakukuha sa reformat. Yun, kaya nga, sabi ko sa'yo, baka kailangan na i-reformat yung PC. Pero bago mo i-reformat ka, Rebila, kailangan backup mo lahat ng mahalagang files. Okay, yun yung mga sinabi ko, try mo yun. Okay, yun. Pero Karibil, may tutorial na ako niyan na fix blue screen. Pwede mo try yun. Lalagay ko dyan sa baba sa may description. Pag di ko nalagay dyan yung tutorial na fix blue screen ko na tutorial, ano, comment ka lang. Okay, yun. Ito, Karibil. Okay. Salamat for answer, Karibil. Okay pa rin po ba ngayon 1050 Ti? Ayun naman, okay na okay 1050 Ti. No? Kasi lalo na ngayon, mahal yung mga GPU. DDR5, 4GB, GTX 1050 Ti, sobrang okay para sa akin, mga kabilo. Okay, kasi kaya niya lahat pa ng games ngayon, okay? Pero magbabase pa rin sa processor mo, kabilo. Dapat at least i3, okay? Kasi baka mababa yung processor mo, kahit nakaganyan ka, hindi mo kakayanin yung games. Okay. Pero kung tatanong mo, kung okay pa rin yung GTX 1050 Ti sa ngayon, okay na okay. Okay? Pero kung bibili ka ngayon yan, rumekta ka na sa GTX 1650. Okay? Halos pareha sila, pero mas, ano yun, mas mataas yun yung GTX 1650. Tapos, mas tipid pa siya sa kuryente. Kumbaga, yun na yung pumalit, yung GTX 1650. Diyan sa GTX 1050 Ti. Pero kung meron kang GTX 1050 Ti at tinatanong mo kung okay yan sa ngayon, okay na okay ka reveal kasi lahat ng laro ngayon kaya niya pampanda rin. Okay? Within medium settings. Hindi na kaya ng ultra. Okay? Ay ultra, high. Ultra kasi super na yun eh. So, medium lang. Okay, low. Kasi ako mga ka-reveal pang naglalaro ko ng isang laro, kahit naka-low settings ako, okay na sa akin yung wag lang mag-lag. Okay? Kasi iba, ano yun? Hindi gusto nila ultra eh. Ultra high settings yung gusto nila eh. Yun. Pero ako, low settings or medium. Yeah, masaya-masaya na ako sa medium. Okay, yun. Pero yun, mabalik tayo sa tanong mo kung okay pa yung GTX 1050 Ti sa ngayon. Masasabi ko, okay na okay. Pero yun nga, low settings to medium setting siya na magagamit mo sa isang laro. Okay? Yun. Pero kung bibili ka ngayon yan, GTX, ano ka na, 1650. Konti lang naman yung difference ng price ata nila. Pero mas maganda yun kasi mas bago yun eh. Yun na yung pumalik dyan. Okay? Pero okay na okay pa rin yan, yung GTX 1050 Ti sa ngayon. Yun. Okay, ito mga ka-review, last na to. Pero Karibil, okay lang ba yung 4 cores 8 threads with Vega 11 for Mobile Legends lang naman i-live? Okay na okay, no? Kung okay yung... ulitin natin. Pero Karibil, okay lang ba yung 4 cores 8 threads with Vega 11 for Mobile Legends lang naman i-live? Okay na okay. Kasi yung Mobile Legends, mababa lang naman yung muntik ko malaglag yung set. System requirements niya kasi pang cellphone nga lang yan eh, di ba? Yung Mobile Legends na yan. Pero syempre, mag-multitasking ka pa rin. Okay na okay. Ryzen 5 yan eh, di ba? Yung Vega 11. Okay na okay, Karibil. Kasi yung equivalent niyan, yung Vega 11 na yan. Okay, Karibil. Okay, ang ano pala niya, equivalent niya, GT 1030. Okay. Tapos sinabi pa rito sa sinerge ko. Ito, Karibil, basahin ko na lang. To be honest, RX Vega 11 in Ryzen 5 2400G is quite powerful for an integrated GPU. Okay, Karibil, sabi, no?
Well, that doesn't mean it can play every single game at 1080p max, but still you can do 1080p gaming at medium to low setting. So, di ba, Bill? In short, it has a powerful as the NVIDIA GT1030. Pero mas mataas pa siya sa GT1030. And GT1030, Karibil, mataas na yun, okay? Ito pa, Karibil. We believe that the nearest equivalent to region RX Vega 11 from NVIDIA is GeForce GTX 460. O, di ba, Karibil? Version 2. Oh. Okay. So, Karibil, kung tinatanong mo yung 4 cores, 8 threads, Ryzen 5 yung tinutukoy mo, tapos Vega 11 graphics, na, oh, mahal nga yung GPU, tama ka, Karibil. Kung okay yan, pang live ng Mobile Legends, okay na okay siya, Karibil. Kayang-kaya niyo yung Mobile Legends, kasi mababa lang naman yung requirements ng ano yun, system requirements ng Mobile Legends, eh. Pang cellphone nga lang yan, di ba? Tapos gagamitan mo ng PC. O, yun. So, kayang-kaya, Karibil, okay? So, kahit GTA 5, kayang-kaya ng, ano eh, ng GTA, Vega 11 na graphic. So, yun, Karibil, babalik tayo sa tanong mo. Pero, Karibil, okay lang ba yung 4 cores, 8 threads with Vega 11 for Mobile Legends lang naman i-live? Oh, yes, oh, okay na okay yan. Ipang-live yung 4 cores, 8 threads. Ryzen 5 yan, tinutukoy mo eh. Vega 11 na graphics sa Mobile Legends. Okay? So, yun. Napakataas niya na Vega 11 kasi Vega 8 niya okay na yung Vega 11 pa. Okay? Yun. So, yun mga Karibil. Kung meron kayong tanong, comment ko lang yan. So, ganito na lang mga Karibil. Sana nakatulong itong video na to. Sana nagustuhan nyo din. Please like, comment, and please share, and please subscribe. Hit nyo na rin bell button para updated kayo pag may upload tayong video. Hanggang sa muli mga Karibil. Salamat sa panonood. God bless. Ingat. Bukas ulit. Bye. Oh. Now let's get it.